Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kawanin ng ating pamahalaan. Sama po natin ngayon ang ating BPLD, Assessor's Office. Siyempre, sina Vice Mayor Dodot at ang ating Sanggunian Panlungsod. Tamang-tama rin po, kasama natin ang ating Bureau of Fire Protection ngayong umaga. Dahil parang DRM morning po yata ngayon. Natanggap po natin ang gawad kalasag. At nakita naman po natin na through the years, ang DRMO po natin ay isa sa high-performing offices at talagang tinitingnan din ng ibang LGU sa buong Pilipinas. Marami pong nagbe-benchmarking dito na ang nire-request po talaga ay tingnan ng ating disaster risk reduction and management. Yan sa panguna po ng DRMO. Sayang lang po, masaya naman po tayo sa performance ng ating DRMM at lahat ng iba pang opisina na tumulong, dahil nakuha po natin yung gawad kalasag at yung fully compliant na category po. Pero kung titingnan po ninyo, yung score po kasi natin 2.4. 2.5 yung beyond fully compliant, kaya 0.1 na lang. Nandun tayo sa pinaka boundary, 0.1 na lang sana. Pero maganda pa rin naman dahil sa buong NCR, pang number 6 po tayo. So hindi na rin po masama yung score natin. Pero tinitingnan po namin ni Sir Bryant yung criteria, yung iba't ibang criteria. Confident po ako na next year, 2023, ay makukuha natin, yung grading naman for 2022, ay makukuha po natin yung beyond fully compliant naman. Gayunpaman, congratulations sa ating DRMO. Job well done po sa inyo. Pangalawa po, kaya ako nasabing DRM morning dahil meron pong nag-donate sa atin ng mga rescue boat or rubber boat. At ito po ay turnover din natin yung iba sa mga barangay sa tulong ni Councilor Kin na nag-facilitate po ng donasyon. Pero mamaya-maya na po yun. Iniimbitahan natin ang ating BFP para masaksihan po yung turnover ng ating mga rescue boats maya-maya. Sa atin naman pong BPLD at Assessor's Office, alam ko pong busy pa rin po tayo. Ngayon magde-Disyembre, naghahanda na rin tayo para sa ating mga business one-stop shop pagdating ng Enero. And ganun pa rin naman po ang gagawin natin. At natutuwa po tayo dahil maganda ang ating performance din. Kahit na dumaan tayo sa pandemya, kahit ini-expect natin, bababa ang collection dapat mula 2020 hanggang 2022 o 2023, yan po ang forecast . Kahit sinong economic expert ang tanungin natin, sabi, bababa talaga ang koleksyon, bababa ang income ng mga LGU at mula sa national hanggang sa barangay level daw. Pero nagawa po natin dito sa Pasig, hindi po bumaba ang koleksyon, kundi tumaas pa ang income ng lungsod ng Pasig. At above target na po tayo. Sisimula ang Disyembre, above target na po tayo. Kahit naman po last month, above target na rin po tayo. Hindi po nangyari yan kung hindi dahil sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, wala rin tayong mailalaan para sa mga serbisyo ng ating lokal na pamahalaan. Kaya maraming salamat na kahit sa gitna ng pandemya, kahit sa gitna ng krisis at mahirap na mga pagkakataon ay hindi po kayo tumigil at nag-double time pa nga sa inyong trabaho. At sigurado po ako na kung maganda yung performance nyo this year, ay lalo pang gaganda ang performance natin next year. Tama po ba? Ma'am Lani, Sir Bobby, tama po, di ba? Dahil isa po sa dahilan, hindi ko naman po sinasabi yan na wala lang, kundi dahil isa na rin po sa dahilan ay dahil sa kasalukuyan po ay nag-upgrade tayo ng mga systems natin. Next year, mas maganda-ganda na po ang mga systems natin. Tuloy-tuloy po tayo sa digitization, di lang ng mga opisina ninyo, kundi ng lahat ng opisina sa City Hall. Yung upgrading natin, pati yung GIS natin, unify po natin lahat, isi-streamline pa natin ang ating mga proseso, pagagandahin natin ang mga proseso, mekanismo ng ating mga opisina. Hindi lang po, muli, hindi lang po sa inyong dalawa, kundi lahat po ng opisina, specifically ang ating mga revenue generating offices. At sa paraang ganito ay makikita natin na sa susunod na mga taon ay hindi natin tataas ang income ng Pasig, pero hindi natin kakailanganin na taasan
ang mga rates ng collection natin. Business tax man yan o real property tax, hindi natin kailangan magtaas. Maaring yung valuation magtaas, ano, pero yung rates po natin ay hindi po tataas. Ibig sabihin, yung binabayaran ng ating mga taxpayer for the same value ng income nila, for the same piece of land na meron sila, ay mananatiling ganun pa rin. Ano, so, muli po, mangyayari lang yan sa pakikipagtulungan ng lahat. At isa pa pong magandang balita ay pag nire-review ko po lagi yung mga sabihin na nating reklamo sa mga opisina natin mula po nung naupo ako 2019, 2020, 2021 at ngayong 2022, tatapos na po ang 2022, kino-compile na rin po kasama na ugnayan ng City Administrator's Office. Alam po ninyo, sa kada taon na nandito po ako ay talagang every year bumababa ng bumababa yung mga complaints, yung mga reklamo sa dalawang opisina po ninyo. Kaya maraming salamat sa inyong management, maraming salamat hanggang sa lahat ng mga rank and file employees natin. Ngunit nang paalala ko lang po, no, lalo na sa ating management, hindi porket bumababa ay magpapakampante tayo. Dahil meron pa rin. No, aminin po natin, 'di ba? Sabi nga, kung gusto po natin mag-improve, kung gusto natin pagandahin pa ang City Hall, kung gusto po natin pagandahin pa ang mga opisina natin, kailangan aminin natin, kailangan i-acknowledge natin. 'Yan naman ang first step sa improvement sa buhay. Ano, kailangan, kung gusto natin mag-improve, i-acknowledge natin kung saan tayo may kakulangan. Kaya nga tayo mag-upgrade ng systems, pero i-acknowledge din natin kung saan tayo nagkakamali at pati yung mga tao natin, ano, i-acknowledge natin na hindi pa tayo perpekto, bagamat marami ng improvement, malaki na yung improvement. At kaya ko naman po laging sinasabi ito, ano, magsawa man kayo, lagi ko pong paulit-ulit nasasabihin ito, para po pag meron tayong nahuli at meron tayong nakita na hindi tama at dumating sa punto na kailangan natin tanggalin sa trabaho, pagdating sa panahon nakakasuhan natin, may mahuhulong, hindi po ako nagkulang ng paalala sa bawat kawani natin. At the end of the day, ang gusto natin lahat may trabaho, ang gusto natin maayos ang serbisyo natin, malinis, matapat ang serbisyo ng lokal na pamahalaan. Dahil kung ganun pong gagawin natin, gaganda ang serbisyo, gaganda ang ekonomiya sa Pasig, mas magtitiwala ang mga negosyante sa atin, mas lalago ang negosyo, mas lalago ang ekonomiya sa lungsod ng Pasig, at mas magiging maganda rin po ito para sa bawat Pasiginyo, para sa bawat pamilya, para sa bawat mamamayan. Kaya team effort po ito. At muli po, ako po ay nasisiyahan naman sa serbisyo ng dalawang opisina po ninyo. At sigurado po ako na kung maganda na yung serbisyo ngayong 2022, kung maganda na yung performance ngayong taon na ito, ay nowhere to go but up pa rin po tayo. Sa 2023, lalo pang gaganda ang serbisyo natin. Muli po, maraming salamat sa inyo. Ganun din naman po ang sinasabi natin sa ibang opisina pa. Maraming salamat. Ngayon pa lang, kino-congratulate ko na kayo para sa mas maganda pang performance sa susunod na taon. Pero bago po yun, congratulations sa napakagandang performance sa calendar or fiscal year of 2022. Salamat po. Congratulations. Adjourn na po tayo. Okay. Thank you. BPLD, pwede tayo magpa-picture sa City Council, buong department? Akyat po tayo. Pwede magpa-picture kami muna? Sige. Sandali lang po. Meron po akong nakakalimutan. Pasensya na. Hindi, announce ko lang po ang ating Himig Pasiginyo, December 12 at December 13. Christmas Carol at the Park, meron po tayo December 14. Hataw Pasiginyo, December 15 at 16. At syempre, meron po tayong Pasko Titap sa darating na December 17. Ayan po. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kapwa ko kawani ng ating pamahalaan, Mayor Bigo Soto, Vice Mayor Dodot Jaworski, sa mga konsehal, sa ating mga bumbero, as City Assessors, BPLO, at sa lahat ho ng mga Pasigenyo. Hayaan ho ninyo akong basahin ho ang isa hong project brief patungkol ho sa magdo-donate ho sa atin ng mga rescue boat. The Keep Hope Afloat Project is a fundraising activity to procure 100 rescue boat for donation to selected local governments and other non-government organizations. This is a proactive initiative spearheaded by Moving Forward Together.
MFT Foundation, and in collaboration with MFT Group of Companies, the Pantry, to help equip the partner beneficiary in disaster response and rescue operations during typhoon season. This project is represented by our group CEO, Ms. Mika F. Tan, tigapasig rin ho siya sa Barangay Bagong Ilog, has identified the local government unit of Pasig to receive 10 rescue boats from the pool of 100 with the intention to augment the city's capability to respond during disaster and rescue operation. Maraming salamat po. Inaanyayahan ko po ang ating pong mga donors, kasama po ang ating Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dudu Jaworski, ang ating pong komite ng BRR, Konsehal Pupoy Agustin, at ang ating pong mga konsehalos. Pinatras na tayo ngayon.